is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. It is a national emergency, and I hereby proclaim it. I hereby announce a curfew nationwide. Huwag ninyong susundin yung order na yan. Lumabas kayo sa bahay ninyo sapagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. Maligayang pagbabalik mga kapatid. It's Kapatid Avinid here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ng ilan sa mga dahilan kung bakit walang pasaway sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong January 26, 1970 sa kanyang State of the Nation Address. Marami ang nakakaalam sa mga linyang ito. Ngunit, kakaunti naman ang tunay na kakaunawa sa tunay na diwa at tunay na kahulugan ito. Ang disiplina ay hindi lamang sa pamamagitan ng simpleng pagsunod sa tinig ng ating budhi, kundi sa pagiging marangal at paggawa ng tamang bagay sa tamang panahon, tamang lugar, tamang paraan at tamang layunin nang hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Bagkus, nagkagaganda pa ito ng ugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa, pamilya, pamayanan at daigdig. Para sa kaalaman ng karamihan, ang Presidential Decree No. 90, ang panlaban sa mga manadaldal at sinungaling, sinungaling ng media at mga kalaban sa politika noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Katanungan, bakit nga ba walang pasaway sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? May sagot ka ba kapatid? Dumami ang mga panggugulo ng CPPNPA, LP at MNLF noong hindi pa idineklara ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree No. 90. At dahil dito, nagsagawa ng pag-aaral ang liderato na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at kanyang hinirang na manguna ay si Juan Ponce Enrile upang magsagawa ng sistema para sa pagdideklara ng martial law sa buong Pilipinas. Dahil dyan, isinilang ang Proclamation No. 1081, o mas kilala sa Martial Law in the Philippines. Sa mga hindi nakakaalam na dapat inyong malaman, noon ay nagsawa na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa mabagal at magulong sistema na pumipigil sa pag-usad ng kanyang mga proyekto. Ang mga kaaway kasi sa politiko ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay ginamit ang Kongreso at Senado sa panggugulo at para ipitin ang magagandang programa na gustong isulong ng kanyang gobyerno. Kaya, noong taong 1972, nagdeklara ng martial law sa buong Pilipinas at ang isa sa mga naunang isinabatas ay ang land reform sa buong bansa, curfew hours, pag-aresto sa mga kalabang sumisira at sumusuporta sa pagpapabagsak sa kanyang gobyerno at mga kriminal. Binago rin ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang saligang batas ng 1973 Marcos Constitution ng parlamentaryo na iisang sangay ang gamit sa mga usapin at nawala ang Senado at Kongreso para mapabilis ang mabagal na alyo ng gobyerno. Para sa kaalaman ng karamihan, hindi siniraduhan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Senado at Kongreso noon tulad ng mga paratang ng mga dilawan at mga makakaliwang grupo. Oh boy, sa katotohanan, idinaan ito sa butuhan at legal na pamamahala at nagwagi ang ideolohiya ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagpalago ng infrastruktura, edukasyon at agrikultura. Nagtayo si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng mga gusali para sa mga politiko at international buildings o pandaigdigang istruktura kung saan naganap ang mga meetings o pakikipagkalakalan usapin ng mga malalaking bansa na dumadalaw sa Pilipinas na hanggang ngayon ay siyang ginagamit at naging pundasyon ng ating bansa. Mga minamahal kong kapatid, gusto kong tandaan ninyo ito. Isa sa mga batas na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos upang mawala ang mga walang kwentang opisyal at mga bangayan
ay ang Presidential Decree No. 90. Ito ang batas na nagpatahimik sa mga pasaway. Mga pasaway na mamamayan sa loob at labas ng pamahalaan. Oh boy, katotohanan at talagang katotohanan. Lahat ng mga karamihang kababaihang nagtapos sa mataas na paaralan ay may pinag-aralan na sinasabing biktima raw sila ng martial law para makakuha ng pera, ay mga recruiter ng komunista at NPA. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Nagpapakalat sila ng mga red book o propaganda ni Juma Sison at mga kasinungalingan. Kaya ginawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang batas na ito. Pagkagawa ng batas na ito, lahat ng mahulihan ay pinaparusahan at ikinukulong. Kaya nagtago na lang sila sa bundok o buhay para ligtas sa mga sundalo at gobyerno. Para sa kaalaman ng karamihan, tapat noon ang mga sundalo kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kaya maganda at tahimik ang kanyang pamamalakad. Kaya nagtagal siya hanggang sa magtraidor ang kanyang pinsan. Ang kanyang pinsan na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at kanang kamay na si Juan Ponce Enrile. At sa kasamang palad ay pumanig. Pumanig kay Maria Corazon Cuanco Aquino. Mga minamahal kong kapatid, talaga namang mahusay talaga si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Gumawa siya ng batas at bagong 1973 Marcos Constitution noon na siya ang absolute power. Kaya may mga presidential decree para mapatungan ang kamalian ng mga batas. Siya na ang susulat at magdideklara. Wala nang gastos, matipid, mabilis at mabisa pa. So ayan mga kapatid, sana naman sa video na ito ay mayroon kayong natutunan. Sana naman ay huwag nating kalimutan na ginawa ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos para sa ikabubuti ng sabayan ng Pilipino at sa ikaulan ng ating bansang Pilipinas. Sabay-sabay nating isigaw muli ang linya sa ikaulan ng bayan, disiplina ang kailangan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay mayroong kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos ni upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!